I hope na sana maging meaningful at full of learnings itong magiging session natin for today. So, how to read nutrition facts by Rachel Ann Joy Digo, a registered nutritionist and dietitian. Lahat bang Ma'am Rachel may nutrition facts talaga? Usually, mga registered talaga na food sa market, yun lang yung merong label ng nutrition. So, yung mga FDA approved? Oo. Pero may iba din sina may nutrition facts, pero hindi talaga FDA approved. Yung mga on-process pa lang. Para mas maintindihan natin yung importance ng nutrition facts, tingnan natin isa-isa, no? Ano yung mga parts, kung paano siya, para mas ma-gets natin kung paano natin siya babasahin. So, serving size. Makikita nyo dito sa example na to. 1 1/2 cup. Okay? 208 grams. Okay? Yun yung serving size niya. Kumbaga, yun yung pag nakain mo yun, ang calorie mo dyan na makukuha, 240. Ang pinagkaiba nung servings per container. Pa nakalagay dyan? 2 servings per container. So, ibig sabihin, sa isang container na yun, meron kang 2 serving. Pag yung container na yon, ikaw lang yung kumain, okay? Ibig sabihin, 2 serving yung nakain mo. Kasi ang nakalagay lang dyan, amount per serving. Kung 2 servings per container, ita times 2 mo ngayon yun. Calories and calories from fat. Yung calories kasi natin, meron tayong 3 main sources ng calories. Carbohydrate, protein, at saka fat, okay? Mm-hmm. Yun yung macro natin, macronutrients. Meaning, pag sinabing macronutrient, yun yung kailangan natin, malaking amount. Yun yung ano eh, yun yung 3 main sources ng calories. Pag sinabing calories, 300 calories, according to dito sa nutrition facts natin na nasa screen, ibig sabihin, yan yung total na calories na makukuha mo doon sa isang serving ng pagkain na to. Okay? Ang ibig sabihin ng calories from fat, ibig sabihin, 110. So, 300 minus 110, yun yung calories either from carbohydrates and protein. Galing dun sa 300 calories, okay, yun lang yung calories na makukuha mo galing, ang source ay galing sa fat. So, ibig sabihin, guys, 300 minus 110, no? Apa. Yung 190, guys, na calorie galing dun sa 300, yun naman yung galing doon sa either protein or carbohydrates or mix sila. Yung percent daily value naman, ito kasi ang standard niyan ay naka-base doon sa RDA na tinatawag. Recommended daily allowance. Bakit mas nag-focus sila dun sa calories from fat? Kasi usually naman, no, lalo na kapag yung pagkain matataba talaga, ang iniiwasan kasi natin, madami kang makain ng fats. Okay. Para dito, pag nakita nung bibili, calories from fat, ay, 110 agad, ganun, di ba? Parang, medyo dapat kontian ko lang yung kain nito. Dapat isang serving lang siguro ako na to. Ang fats, oo, kailangan naman talaga natin siya. Hindi siya ganoon na dapat madami tayong kainin. Especially kapag yung source ng fat, hindi siya yung good fat. I-define natin total fat, saturated fat, trans fat, and yung cholesterol. So, yung total fat, ito yung total fat. Okay, simple as that. Lahat ng klase ng fat na nandiyan sa food na yan, okay, ayan yung total nun. Okay, ibig sabihin, ang total fat dito sa isang serving, okay, sa isang serving na to ay 8 grams. Or 12% of your daily value. So, galing doon sa 12% ng daily value ng total fat mo, 5% noon ang source is saturated fat. Okay? Kasi yung saturated fat, okay, ito mostly yung makukuha natin from sa mga karne, ganyan, or di kaya sa coconut oil. Ito yung tinatawag natin na bad fat.
it just means na hindi natin siya ganun kakailangan in bigger amount. It can actually increase your LDL or your bad cholesterol. Pero si LDL ay low density lipoprotein. Carrier siya ng cholesterol. So kapag mataas yung LDL mo, tendency, tataas din si cholesterol mo. So, si trans fat naman, hindi siya naturally occurring fat, okay? Nangyayari itong trans fat kapag yung food na kinain natin ay processed, nakapagpataas siya ng cholesterol. And kung makikita mo dito sa ating daily value, opo. Actually, ang trans fat, hindi natin siya kailangan. Karoon na lang tayo ng trans fat dahil marami na tayo ngayong mga processed na foods. Ang cholesterol, ang tawag natin dyan is non-essential nutrient. Meaning, kayang i-produce ng katawan, okay, kasi kailangan natin ng katawan, okay. Ibig sabihin, hindi na siya natin kailangang kunin talaga from food. Pero, di ba, marami kasi namang mga pagkain ngayon na maraming cholesterol na amount. Like example, itlog. Di ba? Ang recommended actually natin na cholesterol, less than 300 milligrams lang. Sa isang per day. Wow, oo. Sa isang buong araw. Mm-mm. Okay? So, kunyari, kumain kayo isang... Kaya yung kunyari, itlog, hindi ka dapat nun araw-araw kumain. Kasi, ang itlog, 200 plus na agad yun. Around 240 plus. So, hindi siya recommended every day. Ang cholesterol. Yes, hindi siya recommended every day. Sodium na to, ibig sabihin, hindi naman siya, ay, ang daming asin yan, ganun. Kasi halo-halo na yan. Halo-halo na siya actually. Kung may asin man yan, kinuha lang nila kung ilang percentage yung sodium doon sa asin na yon, tapos yung iba pang content ng food, yung ibang ingredients ng food, may sodium content din siya. So, not basically, hindi siya basically na yung 21% na yan ay salt. Pero, for sure, meron may salt. Yes. Yung total carbohydrates naman, ito, yan yung big sabihin, total carbs mo. And, kung makikita nyo dyan, under no total carbohydrates is dietary fiber and sugar. Kasi ibig sabihin, yung dietary fiber kasi, at saka sugar, type yan ng carbohydrate. Ayun. So, pag pinagsama-sama mo yan, ayan yung ano niya. Included siya doon sa pinaka-total na carbohydrates. Yung tatlo na yan kasi, we needed them in large amounts. That's why kailangan sa kanila ay makikita. So, itong nutrition facts na to, okay, yung color blue na nakikita natin, sabi nga natin kanina, no? Serving size, 1 cup, okay, 228 grams. Okay, yan yung isang serving size. Okay. Apa. Pero, ang servings niya per container ay 2. Okay. So, ibig sabihin itong pagkain na to, guys, 2 cups ang nasa loob nito. Okay. 2 cups kasi servings per container niya ay 2. 1 cup yung isa yung serving size niya. Okay? So yung grams din i-times 2 mo na lang din. Okay? Pag kinain mo yung isang cup, okay? Yan, check natin yung calories, no? Ito. Pag kinain mo yung isang cup na to, ang makukuha mo ay 250 calories. Okay? Tapos naman, kung 2 cups naman ang nakain mo, which is ikaw talaga yung umubos niyan, okay, 250 times 2 yan. So, 500 calories agad yun. Apa. Okay. Tapos, dito naman, ang calories from fat, 110. Ibig sabihin, doon sa 250 calories natin, tanggalin mo yung 110 nun, yung 110 nun, galing sa fat. Apa. Okay. Galing sa fat yung 110 nun. Apa. Ngayon, pag 2 cups ang nakain mo niyan, yung 110 times 2. So, that's 220 calories from fat. Okay? So, ibig sabihin, pag nakain mo yon yung 2 cups, 18% nun, pag 2 cups ang nakain mo, times 2. Okay? So, 36%. 36%. Kaya dapat importante, makikita niyo yung nutrition facts. Para alam nyo, hinay-hinay lang ako dito. Okay? Uh-uh. Hindi, kasi, syempre, may iba ka pang kakainin within the day eh. Okay? So, saturated fat, 3 grams. Under lahat yan ng fat. Okay? So, ito,
kapag 5% or less, big sabihin, mababa lang siya. Okay? Kumbaga, kapag tiningnan mo siya dun sa RDA, na later i-define natin, pag tiningnan mo siya doon sa RDA, hindi siya ganun kalaki. No? Kailangan mo pang mag-consume ng mas marami within the day para maabot mo yung RDA. Yung limit this na yan, okay, ibig sabihin, wag siyang ganoon kadami yung kakainin natin. So, okay, itong limit this, ito itong mga dilaw, tama ba ito? Yes, yes. Okay. Ibig sabihin, dyan papasok yung good or bad. Okay? Apa. Pag nakita mo na itong mga pinapalimit sa'yo ay 20% or more, mm-mm, okay, yun yung medyo hindi maganda. Yun. So, what will happen, ma'am, pag lumampas ka doon sa daily allowance mo? Pag lumampas ka doon sa daily allowance, let's say itong fats, no? Pag lumampas ka dyan sa daily allowance, hindi naman siya significant agad-agad. Kunyari, nung araw na yun, lumampas ka, it's okay. Mm-mm. Okay. Wala siya, it doesn't affect you that much. Mm-mm. Okay? Pero, kapag chronic na, or pag medyo araw-araw, pag medyo araw-araw, hindi mo talaga nababantayan, araw-araw ka na talaga, hindi mo napapansin na lampas ka ng lampas. It's either maglalabas yan. Kunyari, nagpa-lab test ka. Hala, mataas yung cholesterol ko. Yan yan. Mm-hmm. Or it's either naman na magiging, ang effect din naman sa'yo nun ay medyo magigain ka ng weight. Especially kapag too much yung fat mo. Yan yan. Sino magiging ka ng weight? Or may mga ibang other health complications na pwedeng mangyari sa'yo kapag medyo matagal. So, eto sis, etong get enough of this. Ayan. Okay. Yung get enough of this naman, ito yung mga mas kailangan ng katawan natin. Okay? So, ito yung mga naka-green, right? Yes. Yung potassium, eto ta, saka vitamins. Yes, yes, yes. Ibig sabihin, yan yung tinatawag natin na parang good no, good nutrients. Okay? Though yung nasa taas namang limit this, hindi naman talaga siya bad. Wag yan. Apo. Mm-mm. Kailangan din naman natin yung nakatawa natin. Pero apa, kumbaga, itong get enough of this, ito yung dapat talaga as much as possible marami kang ma-intake kasi sobrang daming ginagawa niyan para sa katawan. So, RDA versus ODA. Ayan. Magkaiba kasi yung RDA tsaka ODA. Mostly, ang alam lang ng mga tao ay RDA. So, parang konti lang yung nakakaalam netong ODA or yung tinatawag natin na optimum daily allowances. So, define natin silang dalawa. Yung RDA, ito lang yung recommended daily allowances para ma-prevent yung mga certain types of deficiencies na nagko-cause na yung mga deficiency na yon nagko-cause sila ng mga diseases. Okay? So, ito yung sinet na standards, okay, for that, para ma-prevent yung mga nutrient deficiency natin na tinatawag or yung pagkakulang sa nutrient intake natin. Ayan. Apa. Ayan yun. Kumbaga para lang maiwasan yun. Apa. Ngayon, ito namang ODA. Ito yung optimum daily allowances. Ito yung allowance na kailangan natin para ma-achieve ang optimum health. Na kumbaga, as much as possible, you can be as health, you can be in your healthiest state. Okay? Yun yung optimum daily allowance. Ito, ang goal na to is hindi lang para i-prevent yung mga nutrient deficiencies na enough na kumuha ka ng ganong amount every day para lang to prevent nutrient deficiency, so yung pagkakulang mo sa nutrients, ang goal niya ay to maintain optimum health or yung the best health status possible na kayang makuha ng certain person na yun. Okay, ang ODA, yan ang mga pina-follow talaga ng mga leading countries. Mga USA, Canada. Mm-hmm. Ito yung isa sa mga vitamins na accessible here in the Philippines. So, naka-pattern siya sa ODA. If mag ano kanyan sa RDA, lampas talaga siya sa 100%.
yung amount kasi niyan, nakabase tayo sa ODA. Pero syempre, mas familiar tayo sa daily value ng RDA. Kaya yan yung nakalagay dyan na kapag sobra-sobra sa 100%, ibig sabihin, sobra-sobra siya sa 100% ng RDA. Ito yung pangbata niya. Okay? Mali. Ito. Ito yan. Isa to sa mga accessible na vitamins, but this is not from the Philippines. Okay? Mm-mm. Ayan. So, ito ay Usanimals chewable tablet. So, ito siya. Ito yung isa sa mga vitamins. No, hindi lang naman itong vitamins na to ang nakapattern sa ODA. Okay? Meron pang ibang mga vitamins na nakapattern sa ODA. Kapag ang children ay 24 to 47 months, chew one tablet. Isang tablet lang para dun sa age bracket na yon. It will help that child para ma-obtain niya yung optimum health possible niya. Of course, syempre, hindi lang naman dito ka magdedepende, di ba? Dito, kapag naman, 2 tablets kapag 4 years old or older. So, ayun, sana nakatulong ang ating session na ito.